Magandang umaga po sa ating lahat. Isang karangalan para sa akin na matasan na ipakilala ang ating kandidato sa pagka-presidente. Kilala siya bilang public servant. At abogada ng mga manggagawa, nagsilbi sa mahihirap, lalo na sa usapin, nagpagtatanggol sa karapatan ng mga nasa laylayan, sinunda ng yapak sa politiko ng nasawing asawa na dating alkalde at DILG Secretary Jesse Robredo. Nagsilbing kongresista ng ikatlong distrito ng Camarines-Sur noong 2013. Sa mga panahong ito, itinalaga siyang vice chairman ng dalawang komite, ang Committee on Good Governance and Public Accountability at Committee on Revision of Laws. Laging party rin siya ng Committee Appropriations, Bicol Recovery and Economic Development, Climate Change, Human Rights, Land Use, Local Government, People's Participation, Rural Development, Suffrage and Electoral Reforms, Welfare of Children and Women and Gender Equality. Kabilang sa mga batas na kanyang naipasa, ang Philippine National Railways Charter Extension, Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, Tax Incentives Management and Transparency Act, Open High School System Act, Graphic Health Warnings Law, Decriminalizing Premature Marriage, Strengthening the Probation System at Election Service Reform Act. Naupong pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas taong 2016. Pinangunahan ang mga proyektong nakatuon sa mahihirap katulad ng Angat Buhay Program at Istorya ng Pag-asa. Matapang na nangampanya laban sa ilegal na droga. Tugon sa mga pangangailangan ng mga nabiktima ng kalamidad sa bansa. Nanguna ang kanyang inisyatibo sa pagtutugon sa mga pangangailangan ng health workers at frontliners sa panahon ng pandemya. Nangunguna sa malinis na pamumuno at sa pagsusugpo ng korupsyon sa gobyerno sa pagmumodelo ng pamumunong may integridad at dignidad. Siya po ay makatotohanan, hindi sinungaling. Siya po ay mapagkalinga, hindi mapagsamantala. Siya po ay tapat at hindi mandaraya. Mga kakapigs, malugod kong pinapakilala sa inyo ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si J.P. Lenny Robredo! Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Kayo kasi alam ko napaka-short notice itong ating okasyon ngayong umaga. Kaya maraming salamat sa inyo.